Alinsunod sa utos ni Pangulong Duterte na magsagawa ng background check kay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, pinuntahan na ng mga taga-NBI ang kanyang bahay. Muli namang iginiit ni Mayor Mabilog na hindi galing sa illegal na droga ang ginastos sa pagpapatayo ng kanyang bahay. Ma-report si Le Alves. His house is like a palace in... Sabi ko, anak siguro talaga ito ng mayamang mayaman. Yung bahay niya talagang pinasilip ko sa mga NBI pati BIR. Sili Palace. Ito ang bahay ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Hindi tiyak kung ito nga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na malapalasyong bahay ng alkalde. Pero tatlong palapag ang bahay na binansagang white mansion at gawa sa salamin ang ilang dingding. Binuksan ni Mabilog sa media ang bahay noong nakarang taon para pabulaan ng galing sa illegal na gawain ang pagpapatayo rito, lalo't kasama siya sa drug list ng Pangulo. Ayon kay Mabilog, hindi naman daw palasyo ang kanyang bahay. Pinagsikapan din daw nilang mag-asawa ang pagpapatayo rito para sa kanilang mga anak. Bago pa man daw siya pumasok sa politika noong 2004, may mga negosyo na raw silang mag-asawa. Hindi raw siya yumaman dahil sa politika. Malaki rin daw ang ginawang sakripisyo ng kanyang asawa habang nagtatrabaho sa Canada. Ipinagutos ni Pangulong Duterte na i-background check si Mabilog. Kahapon, may mga taga-NBI Region 6 nang bumisita sa kanilang compound. Walang dalang anumang dokumento pero pinayagan sila ng kampo ni Mabilog na makapasok sa compound. Ayon sa kapatid ni Mabilog, handa ang kanilang pamilya na makipagtulungan sa investigasyon ng gobyerno. We just put the trust in the rule of law and faith in God. We are a simple family here. We just love to serve public and the people of Iloilo. Ang mga taga-suporta naman ni Mabilog nag-prayer rally sa harap ng City Hall. Panalangin nila ang kaligtasan ng kanilang alkalde at ng kanilang lungsod. Kahit paulit-ulit ang itinanggi ni Mabilog na sangkot siya sa droga, marami pa rin ang nangangambang baka matulad siya sa sinapit ng mayor ng Albuera, Leyte at Ozamis City nung panahong police chief doon si Chief Inspector Joe V. Espenido. Pero diskumpiyado sa mga prayer vigil na gaya nito si Espenido. Hindi naman siguro totoo yun. Voluntaryo talaga ng tao. Kaya hindi naman voluntaryo kung walang pira. Muli rin niyang sinabi na walang dapat ikabahala si Mabilog kung wala siyang ginagawang masama. Diyos na raw ang bahala kung ano ang kahihinatnan ng pagkakatalaga niya sa Iloilo. Pero hindi naman daw ito kailangang maging madugo. Sa ngayon, nasa Ozamis City pa rin si Espenido. Kung siya nga lang daw ang masusunod, gusto niyang manatili muna siya sa Ozamis. Hindi pa raw kasi niya tuluyang nalilinis ang droga sa lungsod kahit pa nasawi na sa raid ang umunay drug lord na si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Nandyan pa yung kapatid ni Aldong, pamangkin ni Aldong, na mga leaders, no? leaders ng organized crime groups dito sa Ozamis. Le Alves, GMA News.